Grace, Mama Robert, good morning po at good morning sa inyong mga tagapakinig. Opo, sir. Kasama po ba kayo sa mga transport groups na naghain po ng petition for 3 pesos na dagdag pamasahe? Hindi pa po kami naghahain. Maghahain pa lang kami bukas po, Ma'am Joyce. Ano? Dahil pinagawa ko pa sa abogado namin yung aming petition para bukas. Kaya bukas pa namin ipapile na ito, gusto lang natin iparating sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga maapektuhan, nakagaya ng mga kamag-anak namin, mga kapitbahay namin, mga inaanak namin. So masama ang loob namin na mag-file nito, kaya lang wala na po kaming uurungan dahil matagal na kaming humihingi ng tulong sa ating gobyerno, lalo na sa LTFRB, sa DSWD, dahil ilan-ilan lang ang nakatikim doon sa ayuda ng DSWD sa amin. Kaya kami talagang hirap na at ang daming namamalimos naming mga kasamaan at talagang napakataas na po yung fuel dahil nga po ay hindi naman nakokontrol ng gobyerno kung paano yung pagtaas ng fuel natin because of the regulation law na batas na ayaw naman i-repeal ng Kongreso at Senado. At kami, marami kaming mga panukala na ihahain sana sa ating gobyerno para makatulong sa solusyon na hindi kami magtaas ng presyo. Kaso hindi naman po kami ma'am pinapakinggan. Kaya ito po, humihingi kami ng pasensya, paumanhin, pangunawa sa ating mga kababayan na kami talaga ay bukas, nagkasama ko sila paring Obet Marting, yung National President Ma'am Joyce ng Pasang Masda, yung National President ng Alto Dap, si paring Boy Vargas at saka si Cowboy Ribanyo, yung National President ng PEDUDAP, yung pumalit kay Maring Seni, at saka si Liberty De Luna, yun na mga asawa ni Kaifren De Luna, siya yung pangulo po ng ACTO. So talagang ito ay napag-usapan na namin na ipapail na namin bukas yung aming kahilingan dahil wala naman po kaming maantay na tawag sa amin sa ating kinaukulan. Opo, ang una pong unang mararamdaman po ng mga pasahero, no, commuters po, ay dagdag po ito sa kanilang pong sakit. Opo, paano po yun? Paano natin mababalansi yung ganun po, Kalando? Oo nga po, kaya kung hindi naman namin balansin yung aming kalagayan, ay kami naman po yung maililibing sa ilalim ng anim na pit below the ground. Kaya dito po, humihingi kami ng oras, panahon sa LTFRB para pag-usapan at saka sa DOE, ganun din at awa ng Diyos, sabihin lang namin ang katotohanan na simula po nang umupo ang ating political secretary na si Secretary Cosi, hindi pa namin nasilayan ang kanyang pagmumukha o pakipagdialog sa kanya simula naging secretary siya ng DOE. Kaya yun po yung mga tanim namin na talagang napakasakit, Kuya ED, dahil hindi kagaya ng mga nakaraan na mga sekretaryo ng DOE na halos every other month ay nagkakaroon kami ng pag-uugnayan para makatulong. Kaso dito ho sa administrasyon ng ating Pangulo at kinikilala at hinahangaan na President Duterte, yung kanyang inilagay na sekretary na multimillionaire daw yan sa DOE, hindi man lang kami pinapatawag, ilang beses na kami nagpapa-interview na ganito, ganon. Hindi, parang wala siyang pakialam sa aming mga pulubi na mahihirap na driver operator sa Pilipinas. Yan ho yung aming statement. Kaya kami po ay pinal na bukas ay pipirmahan naming lima na national leader yung aming petition na per increase para sa ating mga driver dahil nakakaawa naman yung aming mga samahan dahil nga unang-una po ay hindi ho nabibigyan lahat ng kahit naman lang sana kalahati, masaya na kami. Kaso niwala man lang kahit na 15% na nabibigyan ng ayuda. Kalando, nabanggit mo yung mga ganyan sa as of this time, meron ba kayong nakikita na posible kayong pumayag sa isang kompromiso na may offer, counter-offer ang gobyerno para i-atras na ninyo o hindi na ninyo i-file yung petition na yan bukas? Matagal na namin sinasabi, Sir Robert, na nakausap na namin 2 weeks ago sa ating punpats dito rin ho sa Talha, sa Teleradyo, na pamumuno po ni Yusik Tim Orbos na sabi ni Chairman Delgra
ay kakausapin kami, magsisit siya ng araw. Mm. So yung ba naman sigurong 30 minutes, isang oras na pag-uusap, hindi pa niya nilalagay sa oras sa niyang appointment. Kaya ito ay talagang marami na kami kasing mga tampo na nangyayari dahil wala pong mga public consultation sa mga ipinapatupad ng DLTFRB na mga kagaya ng public consultation sa pagbabago nila sa mga prangkisa namin. Tinanggal kami sa aming tinatakbuhan sa Mintoro Pier na yung mga jeep namin dapat kaya naman namin ang mag-modernize. Sumusunod naman kami sa utos ng gobyerno sa modernisasyon. Eh bakit inaalis na lang kami na wala man lang public consultation? Kaya yung service contracting passenger, meron namang remedyo kung kami ay mga lumang jeep na pwede pa naman pumasada dahil nagugutom kami para hindi kami poproblemahin ng ating gobyerno. So yung mga dialogue na yun, Sir Robert, ay gusto namin, sinabi namin, anytime chairman, sana ho harapin mo naman kami. Para na kaming pulubing nagmamakaawa sa kanya, pero hindi po kami hinaharap. Kaya kami ay decision na talaga yung aming umiral at napagkasunduan namin ni Kaobet Martin at katatapos lang namin nag-usap kahapon. Kaya kami po ay nakahanda na mag-file na kami ng fare increase para sa bukas. Okay, maraming salamat po. Kalando Marquez Sr., ang presidente po ng Liga ng Transportasyon at mga operators sa Pilipinas, so LTOP. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Joyce. Maraming salamat, Sir Robert. Mabuhay po kayo.